Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ito'y part 3 video ng ating video tungkol sa napulot na raw diamond inside a bronze jar at ang priest medallion. Sa itaas ng site na yun ay merong matarik na bundok na parang tinatawag na igang na bundok na halos walang lupa kundi ang ganyang mga klaseng mga bato na matutulis. At ayon sa alamat, hindi naman alamat kasi merong nakapasok talaga doon, meron daw kuweba na masikip ang entrance na kasya lamang ang katawan ng tao. At sa loob daw doon ay maluwang at saka merong lamesa at mga upuan. Kaya ito'y nakapag-intriga sa akin na baka ito ay taguan or kuta ng mga sundalong Hapon. At alam naman natin na karamihan sa mga treasure marker ng mga upuan at lamesa ay sa baba lang nito mismo tinatago ang kanilang mga small stash or mga giveaway. Kaya tara na mga katiyats, samahan niyo ako sa aking walang humpay na paghahanap ng mailap na Yamashita treasures dito sa bundok na ito. Thank you.
mga katihats ay meron akong napansin dito na bato. Meron siyang dalawang true and true na butas na tinatawag natin na telescopic marker. Kung ito man ay gawa ng tao, well, atin tingnan ang likod nito kung ano ang tinatamaan ito pag atin sinisilip. Karamihan, meron din ganyan na mga treasure marker ang Japanese Imperial Army na itong butas sa bato na tagusan. At dalawa ang direksyon niyan, it can be doon kasi silip sa kabila or dito kasi silip sa harapan mo. At ang tingnan lang dyan ay ang angle. Ay, kung yung angle ay papunta sa langit, hindi yon ang direksyon. Dapat ang angle ng butas ay papunta sa lupa. Tulad nito, ito ang tinatamaan ng butas na yon, itong bato na ito. Pero hindi masyadong maganda ang mga marka. Parang mga natural lamang siya, pero hindi natin masabi sa tagal ng panahon kasi yan ay mga limestones, ay madali yan mag-deteriorate. Okay, after sa ilang halos isang oras na kami dyan, yun pa ang nakita namin habang hinahanap namin yung sinasabing kuweba daw na masikip ang lagusan nito. Pero sa loob daw niyon ay maluwang at meron daw lamesa at mga upuan na gawa sa bato. Kaya napagandang kwentong bayan or istorya yon ng nakapasok doon na tagarian na lugar na nagsabi sa amin na mayroong kuweba daw dyan sa tuktok ng bundok na masikip ang lagusan ngunit maluwang sa loob na may mga upuan na parang gawa ng tao. Kaya ito ang aming inahanap dito sa masukal na bundok na ito, mga katiyats. At kapag natagpuan yun, bingo! Yun ay pwedeng i-operate. Okay, so yan lang ang mahirap talaga sa treasure hunting. Kaya nga, tinatawag na hunting kasi hinahanap pa yan. At hindi yan basta-basta sa bawat episode ay mayroong nakukuha. Ako nga nagtaka sa mga vloggers doon sa labas sa bawat episode nila ay paldo-paldo ka agad ang mga ginto. Saan kaya sila kumukuha ng mga gintong yun na nilalagay doon? Okay, alam naman natin na content lang yan, pero ang masama sa content kung niluloko mo ang sarili mo pati na ang nanonood na gumagawa ka ng mga picking gold bars, mga peke na mga gold na binabaon mo and then haanapin mo kunwari. Sa atin ay treasure hunting talaga ito. At malaman nyo na lang kung makakuha ako ng paldo-paldo, sarado na ang ating channel, mga katiyats. At kapag nakita nyo ako, nandun na ako sa Bahamas. Nandun na ako sa Rio de Janeiro, sa Brazil. Doon sa Santorini, kung saan-saan na magagandang mga tourist spot. Yan na ang mga content ko. Yan ang... Diyan yung malalaman na ako'y nakakuha ng paldo-paldo or ng big deposit pag ganyang mga eksena na ang i-upload ko by the next year dito sa aking channel, mga katiets. Pero kung mangyari man yan ay buwan-buwan na tayo mayroong raffle draw at marami-rami ang mananalo. Yan ay promise. At dito sa portion na ito, mga katiyats, ay tumawag yung naka-blue na kasama ko. Meron daw kuweba, entrance ng kuweba ito na pababa. At maliit lang ang entrance. Baka ito na yung sinabi ng yung isang matandang tao doon sa baba nang dumating kami, ay meron siyang kwento about itong masikip na cave sa entrance. Pero sa loob daw niyan ay napakaluwang at meron daw yan mga upuan at lamesa na gawa ng bato. Kaya maganda yan, maganda ng mga markers yung mga ganyan. Kasi sino bang titira ng mga kuweba na ganyan na masikip at itong madilim sa loob, kundi mga hapon noong panahon ng gera
kasi hindi lang natin alam na masyadong matakutin ang Hapon noong kapanahonan ng gera, kaya sila palaging nagtatunnel, nagtatago. Kaya marami sa kanila ang nag-survive sa gera. Yung si Onoda nga doon sa Mindoro, sa Lubang, ay 30 years na nandun lang sa kanyang tunnel, parang daga. Para siyang daga. Under the bamboo trees ang kanyang tunnel. At merong conspiracy theory na yun daw ay binabantayan ang treasure na nandyan sa Mindoro na napakarami. At kung nakita nyo, sinurinder niya kay Marcos yung kanyang samurai, kasama daw doon ang mapa ng treasure. Kaya nang bumalik si Onoda sa Lubang after nang umuwi siya sa Japan, pagbalik niya ay milyonaryo na si Onoda at nag-donate yan ng mga school doon daw sa Lubang. Nag-donate ng malaking halagang pera sa Lubang itong si Onoda. Okay mga katiyats, at least na-prove natin na totoo ang kwentong bayan na meron daw kuweba dyan na masikip ang entrance at merong mga lamesa na gawa sa bato at upuan doon sa kanyang loob. Pero sa ngayon, hindi pa namin yan papasukin kasi marami daw ahas dyan. Kaya kung ako'y babalik dyan ay magdadala ako ng napakaraming bawang siguro para pang repellent sa mga ahas. Okay mga katiyats, I'll see you on my next video at maraming salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. May the fortune be with you all and ciao for now.